So, hi! Ayan! Welcome back again, mga ka-tsiTsi, ka-tsiTsi, sorry, ka-tsiTsi sa aking YouTube channel. So, ayan. Today's video po is gagawa tayo ng DIY soda ash. Ayan! So, ito nakita ko lang naman po ito. So, gagawin lang po din natin. So, ayan, salamat sa nag-share din ng idea na to. So, nakita ko. So, isi-share ko na din sa inyo mga ka-tsiTsi kung paano siya ginawa yung DIY soda ash sa mga low budget dyan, tsaka nagtitipid dyan at walang pambili ng soda ash nila para lang sa DIY tie-dye shirt nila. Ayan. So, guys, ayan. So, bago tayo magsimula, intro muna po tayo. So, ayan. Babalik ako. Intro muna tayo. So, bye! Bye. Kulay
guys, mga kachichi. So, ayun, na-share ko na po sa inyo kung paano ang paggawa ng DIY soda ash. So, tignan natin. So, nagbabad na po ako ng dalawang t-shirt na idadye ko tomorrow. So, yun. So, papakita ko po sa inyo kung ano yung kalalabasan niya. Kung maganda rin siya. So, ayan. So, ganito lang po ang pagbabad, no? Ayan. Ayan, so, ayan, ginamit po po. Natay sa CR. So, ayan. Ito po, binabad ko na siya. Ayan siya, guys. So, dalawa to. So, ginawa ko siya, ano, 1/4 cup nung nagawa ko na DIY soda ash. Nilagay ko siya sa 1 gallon ng tubig kasi tinunaw ko siya doon. Tapos, ibababad po natin yung t-shirt ng 24 hours para kumapit po yung kulay. Ayan, sa mga nagtitipid dyan. So, isishare ko na din po yung isishare ko rin po sa next vlog ko yung DIY dye color naman. Ayan, kung paano po gumawa ng DIY na na pangkulay para sa DIY tie-dye shirt nyo. Ayan. Sa mga low budget and sa mga alam nyo na no money for para makabili ng mas mahal. Ayan. Mas, so, i-share ko rin po next vlog yung aking ginawang dye color. Tie-dye color. Ayan. So, see you soon and see you next vlog ko po. Ayan, thank you po sa mga nag-subscribe sa aking channel. Sana i-share nyo rin po tong video na ito. And like, comment, and share na rin. And subscribe sa aking YouTube channel para po updated kayo sa aking mga bagong video. Ayan, thank you. Bye guys, see you soon. Bye mga kachichi. See you soon again. To the next vlog. Ayan, thank you.